Hi guys! Have a nice day and thank you for watching Coffee Break with Zuni! So ito po yung napaka-informal at conversational lang na video blog na ginagawa ko dito sa YouTube. And FYI po sa lahat ng mga followers ko, na yung mga Coffee Break videos ko po is I tackle different issues, iba-ibang mga usapin, opinion, okay? Para po sa mga Filipino or para po sa mga OFWs. So ito po yung walang halong edit-edit tayo, walang maraming drama. Okay? So habang nagkakape ako, mag-uusap tayo. Ngayon guys, pag-uusapan natin yung isang message sa akin, isang follower ko dito sa UAE. I think he is in Fujairah or Al Ain. Alright. Ang tanong po niya kasi sa akin is, 1 year na kasi siya nandito sa Dubai. Matipid naman daw siya, hindi naman siya palabili ng gadget. Pero hindi siya nakakapag-ipon. Okay, so ito po yung kadalasang sakit ng mga OFW. Okay, na paano nga ba tayo makakapag-ipon dito sa abroad? Ano yung mga diskarte? Okay, tama ba yung budgeting natin or not? Okay, actually problema ko rin yan dati, kung paano nga ba mag-ipon. So yun yung pag-uusapan natin ngayon, ha? Sige. Okay guys, una sa lahat, yung pagbabudget kasi is depende yon sa kung magkano yung sahod mo, of course. Magkano yung amount na gusto mong itabi. And the best tip na ma-share ko sa inyong lahat is you have to know exactly how much you wanted to save. Okay? Kasi ang gagawin nyo po, if you receive your salary, try to set aside kagad yung amount na gusto mong itabi. Make sure naman yung amount is, alam mong, reasonable. Okay? And it will be enough na yung matitira naman, it will be okay para pa sa ibang mga gastusin mo, para sa ibang pang expenses mo, or iba pang responsibilities mo. Okay? And then, ang mangyayari after that, itatabi mo na yung gusto mong amount. Let's say your salary is 3,000 dirhams. Okay? So, in 3,000 dirhams, gusto mo magtabi lagi ng 1,000. So, 1,000 dirhams in peso, that's around 12,000 pesos. So, in a year, so parang 12,000 times 12, yun yung total amount na maitatabi mo sa savings account mo. And then, ganito pong mangyayari. After nyo pong ma-less yung 1,000 dirhams, let's say that's 2,000 dirhams yung matitira from your 3,000 na salary, doon mo na po pagkakasyahin yung anong buhay na meron lang dapat ikaw kung nasa amang bansa ka. So, if you think that meron ka ng 2,000 na matitira, magkano ba yung responsibilidad na kailangan mong ipadala sa Pilipinas? Okay, lalo na kunyari may anak ka, o may pinag-aaral ka, or ikaw nagbibigay ng allowance ng parents mo, itabi mo yon. Okay, so I don't know exactly how much is that amount. Yung matitira, okay, that will be your life dito sa abroad. Medyo mahirap, of course. Pero kung talagang gusto mong hindi masayang yung panahon mo ng pagtatrabaho mo dito sa ibang bansa, you have no choice but you have to do that. So yung natitirang amount, let's say you're sending 5,000 plus, or sige sabihin na natin mga 7,000 or 6,000 pesos in the Philippines, magkano na lang matitira sa'yo? So sabihin na lang natin is nasa 1,400 na lang yung matitira. Kung let's say, kung 600 dirhams yung ibabawas mo para dun sa padala mo sa Pilipinas, so you still have 1,400. Sa 1,400 na yan, dyan magbe-base kung magkano lang dapat yung bahay na tinitirhan mo. Diba, there are some Filipinos kasi na yung budget mo is pasok ba na mag-bed space ka lang? Yung budget mo ba is enough na kumuha ka ng isang partition? Or kailangan ba meron kang cashier sa partition na kukunin mo? Yung tipong ganun. And then, yung matitira is of course, kwentahin mo na yung magkano yung pagkain, allowance mo, yung transportation mo, yung mga basic needs mo na kailangan mo. Of course, let's say, kailangan mo ng load, etc., etc. So, for you to check kung magkano talaga yung exact amount na kakailanganin mo sa transportation mo at saka sa pagkain mo. Guys, I need 1 month only for you to check and be specific to the exact amount na kailanganin mo. Alright, every day, as much as possible, try to write down every single centavo
na nai-spend mo. Okay? Ilistahan ka ng transportation, let's say from date 1 to 30, magkano nagagastos mo, then sa food, etc., etc., sa ano bang pinili mo na alam mong kailangan, okay? Hindi kasama yung panonood ng sine, ha? Yung basic muna na yung pagkain mo, pagbili ng gulay, pagbili ng oil, pag-share sa gas, etc., etc., sa expenses mo, of course, yung mga fixed expenses mo, like yung sa mga internet at kung ano-ano pa. Try to write down all the figure in one paper. At the end of the month, meron ka ng actual figure kung magkano talaga yung gastos mo. And then, doon mo na marirealize na, teka, kailangan ko bang mag-adjust sa bahay na tinitirhan ko? Kailangan ko bang, ay, mas tipirin ko pa yung pagkain ko? Kasi sobrang laki pala na-accumulate ko. Or, maraming paraan kung paano ka makakatipid. Let's say, lagi kasing tumatawag sa Pilipinas, kaya yung phone bill mo, o yung pagbibili mo ng prepaid card is masyadong malaki pala expenses mo. Hindi mo napapansin kasi, guys, na minsan, tawag lang tayo ng tawag, akala natin parang maliit lang naman, but then if you computed, okay, the whole month na ginastos mo, let's say sa phone card lang, eh malaking halaga din pala. So, other tip for that is, maaring baka gawin mo na lang next time by schedule na lang yung pagtatawag mo sa Pilipinas, okay, or take advantage of yung technology natin that you can use Skype, diba? Magkikipag-Skype na lang sa pamilya instead of using your phone. Yung tipong ganun, or baka yung food sharing can help you also to minimize yung mga gastos na ganun. Or baka pwedeng yung labas ko every weekend, gawin ko na lang twice a week na lang siya. So, in that way, sigurado po na yung exact amount of savings na gusto mo is maiipon mo talaga. Guys, ang buhay sa abroad kasi is not ano eh, hindi siya enjoy-enjoy lagi. That is, if you really have a plan. And I think all Filipinos, especially OFW, should really follow kung anong binabanggit ko today. And avoid yung mga, tawag nito, impulsive buying of something. Okay? In that case, guys, gusto ko rin isingit yan, how to budget yung mga ganong bagay. Of course, we deserve to pamper ourselves. We deserve to reward ourselves for all the good, the hard work na ginagawa natin for our family, para sa pamilya natin, di ba? So, we have to reward ourselves as well. And we deserve it. Okay? So, in that case, pwede mo rin isama doon sa budgeting mo na, kunyari, yung 200 is for Juni. For Juni's vacation. Or for Juni's gadget. For Juni's parlor treatment. Yung tipong, or for Juni's clothes, new clothes. Yung tipong ganun. So, you can put one person sa ganong bagay, and I suggest na hindi every sahod mo kailangan may mabili ka. Hindi po wise yun. Na there should be an exact amount, o teka, every month may naiipan ka, let's say 300 example, every month, cut mo yun, oh, ito, for Juni. For Juni's reward. Diba? Dahil sa isa siyang mabuting anak. And then, makikita mo yung figures doon kung kailan ka na ready bumili ng gadget na gusto mo. For example, you wanted to buy a gadget. So, kunyari, 1,000 yun. So, it means, kailangan mo ng at least 3 months, di ba? Or almost 4 months bago mo avail yun. And then, it's okay, guys. You know, bilis lang po ng panahon ngayon. And you wouldn't know, ay, kompleto na yung pambili ko ng iPad mini ko. Yung tipong ganun. So, masaya ka. And then, what's good about it is, guys, dito sa Dubai, while the item is hot, mataas po talaga ang price. But then, if you just waited for 6 months, see, 6 months times, say, 300. 3, 6, 9, 12, 18. That's 1,800 dirhams na pambili mo ng something na binili, na gusto mong gadget na bilhin. And I believe yung price niyan is almost 50% na ng original price nung unang nagustuhan mo yung gadget na yon. So, natupad mo yung pangarap mo sa sarili mo, and at the same time, hindi nasira yung budget mo, na may savings ka, yung responsibility mo sa Pilipinas na nagampanan mo pa rin, and then, you enjoy things na gusto mo talaga. Okay? So, sana guys, may natutunan kayo sa pagtitipid at paano makaipon dito sa abroad. Bye guys! God bless you all! Ang pangarap inaabot kapag gusto mo. Okay? God bless! Bye-bye!